Magandang hapon mga kabisdak. Heto, pag-usapan po natin ang muling pangunguna ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Vice President Inday Sara sa pinakabagong survey na nilabas ng mainstream media ng Manila Bulletin po, itong sa presidential survey, at kay Tatay Digong naman ay senatorial survey nilabas po ng PDP Laban. So ngayon, nako, ang pambato ng mga tambaluslos, wawa ho, hindi umubra ang mga pang-iipal at pang-kukupal. Napag-usapan na rin po natin kamakailan itong presidential survey kay Vice President Inday Sara. Ngunit, ngayon lang po ito inilabas ng mainstream media. At ngayon lang po natin nalaman kung ilang porsinto ba itong si tambaluslos. Kasi nga, hindi pinakita nung nakaraan hindi sinabi ng UNTV kung ilang porsyento po ang nakuha ni Tambaluslos. O hito ho tayo ngayon. Unahin po muna natin itong senatorial survey kay Tatay Digong. O ayan po, sa post po yan ng PDP Laban FB page, nangunguna po si Tatay Digong sa senatorial survey. Tanghiri po ang gumawa ng survey na yan noong January. Ginawa po itong kasulukuyang taon. Si Tatay Digong po ay nakakuha ng 62%. Sinundan po ito ni Erwin Tolfo, Tito Soto, Senator Bunggo, Yormi Isko, Manny Pacquiao, Bato, Pia Caetano, Senator Amy Marcos, at si Doc Willie Ong, Tolentino, Lito Lapid. Ayan po yung sa senatorial survey po ng Tanghiri. Pag tiningnan nyo po, hindi umubra ang mga paninira nila sa mga Duterte, mga kaso ni Franz Castro, at lalo pong minahal si Tatay Digong ng sambayan ng Pilipino, at gusto po nating maging senador po ito. Pag-usapan naman ho natin itong pinakalitest ngayon na presidential survey. Nako, paniguradong magsiiyakan ang mga tambaluslos ho dito. Ito ay post ng Manila Bulletin. Kanina lang ho nila yan nilabas mga kabisdak. Para masabi ho ninyo na bago, narito po yung website nila, pinasok ko po. Ayan po yung pizza yan, February 8, no, 2024. Nilabas sa website ng Manila Bulletin kagahapon, pero nilabas po nila sa Facebook page nila ngayon lang ho. Ayan, Vice President Inday Sara Duterte, lead Tanghiri 2028 presidential survey. Pareho po Tanghiri yung naglabas ng bagong survey sa senatorial at sa presidential survey. So ngayon, ilang porsyento nga ba itong si Martin Romualdez? Pag tiningnan niyo po si Martin Romualdez, nasa dulo. Hindi makikita. Maliit na, sobrang liit na talaga ni Martin Romualdez. Narito po yung laman ng website para makita ho ninyo yung resulta. Yung naka-underline po, nasa baba, pangalan po yan ni Martin Romualdez, 0.3%. Si Vice President Inday Sara ay, siyempre, nangunguna 31.5%. Yan lang muna ang pag-uusapan natin, yung dalawa, si Inday Sara at si Martin Romualdez. So ayan ha, kita nyo, 0.3%. O, dito tayo sa poster natin. Ngayon mga kabisda, bakit napakataas pa rin ng tiwala ng maraming Pilipino sa dalawang Duterte? Actually, kasama na rin dito sila ni Basti at si Pulong, ay lalong minahal po ito ng taong bayan, lalo na po yung pinakita nilang tapang at pagmamahal sa bayan. Si Tatay Digong, 62%, top 1 sa senador. Si Vice President Inday Sara, 31.5%, top 1 sa presidential survey. Isa lang ang ibig sabihin nito, gusto ng taong bayan na magiging senador si Tatay Digong, at gusto ng taong bayan na magiging presidente si Vice President Inday Sara Duterte. Pag tiningnan mo naman si Martin Romualdez, kamakailan 0.8%.
pinaka-lowest siya. Siyang pinaka-lowest sa lahat ng pinaka-lowest, si Martin. Dulong ako, nasa Pluto. 0.8% siya noon. Pero ngayon, lalong bumagsak. 0.3%. O, tingnan nyo. Ito lang ho ang patunay na ayaw ng maraming Pilipino kay Martin Romualdez na magiging presidente ng ating bansa. Mantakin mo, 0.8%. Ngayon, nagiging 0.3% na lang. Zero po yan talaga. Nada yan. Wala pong bilang yan, yung ganyang numero. As in. Siguro nakalagay dyan, 0.3%, yung mga batos niya dyan sa Kongreso, yung ginagawa siyang Panginoon. Pero hindi maganda ang feedback na ito, resulta, para po sa pambato ng Marcos admin. Kaya ho siguro, inilaban talaga nila yung PI. Kasi automatic prime minister si Tamba. Pero nakakahiya naman ho sa sambay ng Pilipino. Nagagawin ho ninyong prime minister itong si Tamba. Subalit tingnan mo yung survey ho, 0.3%. Nakakatawa ho ito. At yung ginagawa ho nilang pang-iipal, pangkukupal, pagkikipagplastikan sa sambay ng Pilipino, hindi umuobra. Kahit ginawa ng presidente ito ng Philippine Television Channel, FB Pids, Radio Pilipinas, FB Pids, itong si Romualdez, ay hindi pa rin po umubra. Talagang ayaw ng taong bayan po kay Martin Romualdez. Huwag nyo na po ipilit ito. Sinusuka ho kayo ng taong bayan. Panay kayo banat kay Tatay Digong, panay kayo banat kay Inday Sara Duterte, sumama na nga ho ngayon si The Junior at si Mamsi sa kakabira kay Tatay Digong. Pero tingnan nyo naman ang resulta. Number one sa senatorial survey. Inday Sara, number one sa presidential survey. Ito ang patunay na mahal ng taong bayan ang mga Duterte. At hindi po matitibag ang mga Duterte sa kahit anong paninira ho ninyo. Waipik. Ika nga, talagang sulid ang Pilipinas sa pamilyang Duterte. Hindi kaya itong banggain ng mga politiko. Hindi kaya itong tablahin ng mga Marcoses. Hindi kaya itong kalabanin ng administrasyong ito, itong mga Duterte. Kaya nga ho, nang narinig po natin yung warrant of arrest kuno, laban kay Tatay Digong, oh, nagurumintado ang mga Duterte diehard supporter sa social media. Ngayon ito, nilabasan pa ngayon ng bagong survey. Ito ang patunay, malakas pa rin ang mga Duterte sa taong bayan. Hinahanap pa rin ng mga Pilipino ang Duterte type of leadership. Pero mga Marcoses, Romualdez, ano ito? 0.3% pambato ninyo? Kahit pa siguro ubusin ni Romualdez ang kaba ng bayan para sa kanyang promotion. Hindi po talaga kayo magiging presidente. Sumuko na ho kayo.